Sa Cebu City, nasunog ang mahigit 20 bahay. Patay ang 65 anyos na lola na natrap sa kanyang bahay kung saan sinasabing nagsimula ang sunog. Makibalita tayo kay Luan May Rondina ng RTV Balitang Bisdak. Nabulabog ang mahimbing na tulog ng mga taga-barangay Labangon, Cebu City nang sumiklab ang sunog doon pasado alas 2 ng madaling araw kahapon. Karamihan sa mga bahay gawa sa light materials, kaya mabilis na natupok ang 22 bahay sa 3 de Abril Street. Sinasabing nagsimula ang sunog sa bahay ng 65 taong gulang na si Mario Abelia. Hindi na nakalabas ng bahay si Abelia at nasawi. Kabilang sa mga nasunugan ang pamilya de Jesus. Kwento ni Chimby de Jesus, nasa trabaho ang kanyang asawa nang magkasunog. Kasama raw niya noon sa bahay ang tatlo niyang babaeng anak, edad 12, 9 at 5. Pagtanaw na pag murag nalimungawan ko nga, nanay kayo sa among uhan. Inya mo to, abli din ko sa kuha na mo, dito pika sa among bintana. Itsa na ko ato kong 5 anyos nga anak. Itsa na ko niya sila, layat sad sila diha. Nanagan sila diri, nay nagkuha nga silingan sa namo. Ipadagan sila diri. Nagdamo ng paso sa kanyang braso ang 9 na taong gulang niyang anak na si Angel. May gasgas naman sa tuhod ang 12 taong gulang niyang anak. Iyawan ko kay Basin, dili na may makaluwas. Umabot sa 47 na pamilya ang apektado ng sunog. Pinag-aaralan na raw ng pamunuan ng Barangay Labangon ang pagdedeklara ng state of calamity sa lugar. We will just coordinate the Cebu City government regarding sa reclacking of unsay lang po sa negotiation po ato na nasa Tagaytay. Luan Merondina, Nagbabalita, Pilipinas.